Mga sir, pag-uusapan natin ngayon ang isang malaking hakbang na pagbili ng India para mas lalo pang ma-enhance ang kanilang anti-submarine capability sa kanilang baybayin o karagatan. So mga sir, ang India nga ngayon ay nasa proseso ng pagbili ng deadliest anti-submarine aircraft sa mundo, ang P-8I Submarine Hunter ng Estados Unidos. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At pag-uusapan rin natin kung ano ba ang magiging epekto nito sa kanilang anti-submarine capability sa Indian Ocean. Huwag na po natin patatagalin pa at pag-uusapan na natin itong mga sir. Dahil nga sa lumalalaring tensyon sa borders ng India at China at pagkakaroon ng mga ports ang China sa mga bansang malapit sa India, kaya ngayon ang India ay nasa proseso na po ng pagbili ng 4 na P-8I anti-submarine ngayong taon. At plano na rin nila na dumagdag pa ng 6 na P-8I anti-submarine sa susunod na taon. Ganito katindi ang kagustuhan ng India para labanan ang pwersa ng China sa karagatan. Take note po mga sir na ang karamihan sa mga proven and tested na mga submarine ng China ay gawang Russia. Halimbawa na lamang po dito ang tinuturing na black hole ng Amerika, ang improved kilo class submarine. So mga sir, sa pagbili ng napakaraming P-8I anti-submarine ay magbibigay ng isang napakalethal na air assets ang India laban sa pwersa na submarine ng China. Ang P-8I anti-submarine ay equipped ng mga pinaka-advanced na anti-submarine technology na mayroong torpedoes at kayang mag-launch ng Harpoon 2 missiles. Ito ay ginawa ng Boeing. Ang P-8I ay dinesign para sa long-range anti-submarine warfare, anti-surface warfare, at intelligence surveillance and reconnaissance missions. Ito ay mayroong range na umaabot sa 2,200 km. At mayroong bilis na maximum speed of 490 knots or 789 km per hour. At hindi lang yan. Ang P-8I Poseidon ay mayroong sariling acoustic sensor at even a new hydrocarbon sensor na kayang mag-amoy ng mga fuel vapor na galing submarines. This will give Indian Air Force a lethal assets to counter China mga sir. So mga sir, sa ating armed forces hanggang ngayon ay wala pa rin formal na magkaroon ang ating AFP na platform na kagaya nito. Kahit P-3 Orion na anti-submarine lang po sana mga sir ay napakalaki na po ng tulong nito sa anti-submarine capability ng ating AFP. So mga sir, stay tuned na naman pong muli at maraming salamat po sa panonood.